So, sa ating ngayon, dito po tayo sa 2010. At 2011 na po tayo, di po ba? Ayan, 2011 na tayo. Okay? So, nagkakaunawaan na po tayo. Kasi yung millennium, 7,000 years. Ayan, maglalagay po ako ng dalawang ano sa Biblia. Yung creation week at saka yung human creation week. So, may sila yung oras natin po. Ilalagay ko na dito yung creation week. Tapat sa blackboard, sa whiteboard yan. Creation week, ito po ay 7. Creation week ay 7 days. Tama mo dun sa black whiteboard. Okay. Sige, minsan lang sa kanya. Huwag sa tao, puro sa whiteboard. Pantay, ah. Number 1. Number 2 yung Human creation week. Ilan po? 7,000 years. So, ayan po. Human creation week ay 7,000 years. Yung creation week ay 7 days. Ang verse natin yan, Genesis chapter, anong verse natin dito? Genesis chapter 26 and 27 yata. 31. Tapos chapter 2. Ayan, chapter 2 verse 1. So, ano ang nangyari sa creation week ng Diyos? Sa 7 days, ano nangyari sa Diyos? Nagpahinga siya. Ibig sabihin, tapos na ang kanyang gawa. Pero bakit sa human creation week? Hanggang sa millennium ay nagkikreate pa ang Diyos ng mga tao. Hanggang sa 7,000 years, may mga nganap pang tao. Amen po ba tayo dyan? Kasi may book at Isaiah 65 at saka chapter 11. Mayroon po doon na mga nganap pa. At doon po, ito po yung inaasam ng mga Jehovah Witnesses na nag-aaral din po ng Biblia na mamanahin nila ang lupa. Amen po ba? Tayo po ba'y nag-aasam na gano'n? Mamanahin natin ang lupa? Yung earth na ito, ano ba? Nandito tayo. Mamanahin natin ito. Habang nandito pa tayo, mamanahin natin ito. Pero pagdating ng ni-rapture tayo at naging glorify body na tayo, ano mangyayari sa atin sa milenyo? Kung tayo ay just, kung tayo ay banal, kung tayo ay nangangawit ako eh. Mga saints, ano mangyayari sa atin sa milenyo? Ano pong mangyayari sa atin sa milenyo? Pag tayo po ay binuhay na maguli ng Panginoon, kung tayo po ay kumano na sa lupa, o kaya hindi naman tayo kumano sa lupa at buhay pa tayo pagbalik ng Panginoon, ano mangyari sa atin? Irarapture po tayo, hindi po ba? Ito ang inaabangan natin kasi 2010 na tayo. Ang kasunod ng 6,000 years, ano na po? 7,000 years, mag-iumpisa na po. Ibig po ba? Ibig sabihin, papasok na tayo sa millennium. Kaya ang inaantay natin ay rapture sapagkat may 7 years tribulation na napaka-lungkot ang buhay mo kapag maiwan sa rapture. Amen po ba? Dahil itong lupa, pag binasa natin ang 16, umuuga ito at umuulan ng asupri at umuulan ng mga salot kagaya sa Ehipto. Dahil nandun si Moses and Elijah. Amen po ba? Anong ginawa ni Moses? Nagpaulan ng mga salo. Ang ginawa naman ni Elias, anong nangyari? Lahat yan? Hindi umulan ng 3.5 years.
ang dalawang propeta, 3.5 years na mga ngaral, at nandun ang napakaraming pinsala sa earth. Amen po ba? Ang hindi lang masasaktan sa tribulation, yung walang tatak ng demonyo. Ang may tatak ng Diyos, masisip sila, maingatan sila. Nabasa niyo kayo? Sa Biblia, mayroon tayong mababasa, yung sasaktan lang, yung may mga tatak ng serpente, ng evil. Yung walang tatak ng Diyos, hindi sila masasaktan. Kasi may covering sila ng Diyos. Amen po ba? Katulad ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Doon sa tribulation, sa 7 years tribulation, kanina po mayroon na ano po. Ano naman po nito? Balik tayo sa human creation. Sulat mo sa kanya, wait, dictate mo sa yung 7,000 years. Just dictate mo. Yung ano po nito, yung verse. Tinitingnan mo yung pagsulat niya. Mamaya, mayroon naman siguro tanong ay 1 verse. Tignan mo habang sinasabi. Ano po? 27 hanggang 28. Yung 26 kasi ay meron akong ilalagay dyan. So, lagyan natin ng verse. Lagyan po natin hanggang dito po sa Isaiah 44, 24. And ayan po yung mga verses natin. Dictate mo. 64, kahit mabagal, padictate mo. 8 po yan. So, ang sabi po rito, gusto kong makibasa ng ano po, isang mambabasa. Isaiah chapter 44 verse 24 at saka yung Isaiah 64:8. Human creation week. Isaiah 44:24. Ganito ang sabi ng Panginoon ng iyong manunubos at niyang naganyo sa iyo mula sa bahay bata. Ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat na bagay na naglaladlad na mag-isa na lang na naglalatag ng lupa. Okay. Ano pong mapapansin natin? Ang sabi niya, ako ang Panginoon na gumawa ng langit at lupa at gumawa sa bahay bata. Ako ang Panginoon na mag-isa. Amen po ba? Amen. 64:8. Isaiah pa rin. 64:8. Sabi ko dito, ngunit ngayon, o Panginoon, ikaw ay aming ama. Kami ay malagkit na putik at ikaw ay magpalyok sa amin at kaming lahat ay gawa ng iyong kamay. Ayan. Okay. Nakikin. W pala po yan. So, maligtad ano po. So, ayan po. Ikaw ay magpapalayok sa amin. Kami ang malagkit na putik. Pag sinabing ikaw, meron pong tinutukoy po yan sa Exodo 20. Walang iba kundi si Yahweh na ating Diyos. Amen po ba? Magdagdag ka man dyan, ang sabi dyan, may salot ng parusang igagawad sa iyo hanggang sa ika-4 na salin lahi. Amen po ba? Tingnan natin ang Biblia, ang sabi rito, huwag kang magdagdag, huwag kang magbawas. Intindihin mo ang salita. At magantay ka sa kasi ng salita ng katotohanan na sinasaysay ng Biblia. Amen po ba? So, ayan po. Ngayon, bakit yung 26? Wala po doon. Yung 26. Ito po yung 26. Kasi po, ang 26 verse ng Genesis chapter 1 verse 26, makapakita niya sa'yo. Ito po yung pag-create sa image of God. Paglalang sa larawan ng Diyos. Amen po ba? Kasi sa Genesis 1:27, ang naglalang dyan, iisa lang, walang iba kundi si Yahweh. Amen po ba? At ang sabi ni Moses, at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. At nilalang niya sila na lalaki at babae. Amen. Hindi marami nag-create. Amen po ba?
Siya, may dagdag pa. 218, meron pa. Sabi niya, hindi nagustuhan ni Yahweh na mag-isang lalaki. Kilala lang po siya. Ko. Siya. So, meron ibig sabihin ito. At meron ibig sabihin ng ko. Pag sinabi ko, ako, huwag ka naman salipa ng kung sino-sino pa. Amen po ba? Pero mga kapatid, pagdating sa image of God, marami ang naglalalang para sa image of God. Amen po ba? Amen. Kasama doon si Jesus Christ sa Genesis 1:26. Let us make man in our image, ang sabi ng Father. Amen po ba? Amen. Kailan naganap yun? Dito po sa seven churches. Kasi dito si Jesus Christ pinapunta ng Panginoon Diyos at sila'y nagsamang dalawa para makalala ng isang taong bago. Amen, amen po ba? Amen. At ikaw, kapag tumanggap kay Kristo at tatahan sa iyo ang Ama, ikaw rin makakagawa ng isang taong bago. Amen po ba? Amen. 1 Corinthians chapter 3, verse, pababa yun. 1-9. So, dito po ang creation of the image of God sa panahon na ito. Hanggang dito sa millennium. Mga kapatid, kaya makikita natin sa Biblia, may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Jesus Christ. Amen? From eternal to eternal, kung papasok tayo sa creation, makikita natin kung sino ang creator of all things. Amen? Paano naglalang ang Diyos na si Yahweh sa creation week? Kung paano? Kanina narinig ko, naglalang ang Diyos sa pamamagitan ng pagbibigkas niya ng kanyang salita. Ilan ang nagbigkas? Isa lang. Kaya kung magtuturo tayo, lalagyan natin na mayroon pa, medyo dapat pag-aaral tayo dito sa ating binuksan ng muna. Amen po ba? Napakahalaga ito mga kapatid, sapagkat dito tayo dadalhin ng Diyos sa buong kanyang mga panukala na inilandad sa ibabaw ng lupa. Maging sa kalangitan, nandyan po sa Biblia. Amen po ba? Hindi tayo po maliligaw. So yun po, naipagkita ko po. At ang image of God, yung 26, dito po sa Seven Churches. At hindi lamang si Kristo na Panginoon natin ang kasama ng Diyos magdalang ng isang taong bago, kayo man. Amen po ba? Amen. Ang nakasulat, ang sabi sa lumang tipan, mga scroll, binabasan mo. Pero pag dating sa bagong tipan, hawak-hawak mo na buong buo, mga kapatid. Amen po ba? Ezekiel chapter 3, ang sabi ni Yahweh, magsalita ka doon sa bayan ko. Ang inutusan ng Diyos na mga propeta doon lang sa kanyang sariling bayan, hindi sa labas. Amen po ba? Amen. Ngunit pagdating sa bagong tipan, sa lahat ng lahi at wika at bansa. Amen po ba? At ang sabi nito, kanin mo ang maliit na aklat, at pagdating sa iyong bibig, matamis, at pagdating sa tiyan, ay mapait, at magpropasay agin ka. Magpahayag kang muli. Bakit magpahayag kang muli? Dati nang naipahayag yan. Amen po ba? Kakanin mo na lang. Matamis ba pag may revelation? May kapahayagan? Pagdating pa sa tiyan, matamis pa rin? Mapait dahil uusiging ka na. Minsan hindi ka naintindihan, kaya nagsasarado na ng iba. Ang ganda ng illustration, ha? Maraming denomination na nagsara. Ang akala nila, kompleto na sila. Silipin natin ang Laodicea Gates. Ang sabi ng Panginoon, kumakatok ako. Hindi yan doon sa unbeliever, mga kapatid. Sa church issues. Ito po, sa church issues, mga believer yan ang nagsara. Naulit doon sa Nicolai Tanising. Dito po sa Laodicea Gates, ang sabi nila, mayaman na kami, kompleto na kami, establisado na yung aming mga paaralan. Hindi po ba? Maging material, sabi ng Panginoon eh, hindi mo nalalaman, lukha ka, haba ka, maralita ka. Bumili ka ng gintong dinalisay upang yumaman ka. Ano pong gintong dinalisay? Walang iba po, kundi yung pure words. Sabi ko po nga kanina, doctrines of God, dapat makuha mo to. Amen po ba? Nasaan ang doctrines of God? Nandun kay Jesus Christ at nandun naman sa mga apostol
At ang apostol nagsulat at dito ka pipitas. Kung ano ang doktrina nila, yun ang masundan ko. Amen po ba? Sapagkat may apostasy, sabi nga kanina, labas kayo mga kapatid. But hindi siya 10 minutes. Bayan ko sa kanya. Saan yun? Yung sa Manila Parlot. Yung Manila Parlot, may mga Lutherans. Ano? May mga sense in Lutherans. Mga churches yun mga kapatid. Kaya dapat talaga maging brilliant tayo para makita natin ang lahat-lahat. Yung pagkadaya natin, nadaya tayo, nasa kadiliman tayo dati, unti kumis ng liwanag, at nakita ang liwanag, at palaki ng palaki ng palaki, kapag brilliant ka. Amen? Kasi dati ang baptism ko ay paano bang ano yan? Hanggang 30 lang to. Paano pang post? Ay, ang unsave mo. Ito po, paano ang unsave? Ay, sabi ng Biblia, tuturo lang muna. Tapos baptism mo nga. Amen po ba? Ang isang araw, pero mahirap i-upload. Kaya nang papabautis man tao, kapag mag-decision siya. Kapag pinili, hindi na natin sa sino po kaya? Amen po ba? Anong ligaya? So, that is up man. Paninili. So, yan po yung ating makikita. Ang Book of Revelation, chapter 10, verse 8 to 11, yung sinasabi ko na maliit na aklat kanin mo. Bakit maliit na aklat? Kasi from Genesis to Revelation. Amen po ba? Wala tayong iiwanan, kundi full gospel. Amen? So ngayon, yan po ang, mayroon po akong gustong idagdag sana, pero alam niyo na po siguro. So, dito sa panahon na ito, mula kay Adan hanggang doon sa 7 years tribulation, mayroon dyan 6 rapture. Kung hindi nyo pa alam, mayroon dyan dyaryo. Amen po ba? May dyaryo na po ba kayo? At naituro na po sa inyo ang 6 rapture? Hindi pa po? Gusto kong buksan dyan. Sino ang ni-rapture dito? Inok. Oh, ayan, Inok. Okay, sunod natin. Dito may oras pa po ako. Tagalog naman yung magkasunog ng Inok. Kaya na Bisaya. Oh. Kasi Bisaya pa ako. Pasensya na po kayo. Waray-waray ako. Waray God noon. Pero ngayon, may Adan na God. Amen po ba? So, ayan. Inok. Sino ang naligtas sa 2,000 years? Ha? Noah. Ayan, si Noah. Pero lumaan siya sa tribulation, mga kapatid. Amen po ba? Si Enoch ay type sa bride ngayon. Sa wise ngayon. Yung papasok sa tribulation, type kay Noah. Amen po ba? Alam niyo po ba yung verse nito? Genesis Chapter 5, verse 24. Ito si Enoch. Genesis, chapter 5, verse 24. Ang kasunod na ni-rapture dito sa Old Testament, si Enoch po? Elias. Si Elias. Bisaya yan ah. Elias. Enoch, Elias. Pagkatapos si pangatlo, si Jesus Christ. Si Jesus Christ ba, ni-rapture? Tinan mo yung Gawa chapter 1, verse 9 to 11. Pagkatapos yung, dito po sa panahon ng 33 AD, si Jesus Christ at saka Old Testament sin. Amen po ba, ni-rapture? Pero makikita natin si Jesus Christ lang kasi nakatago yung Old Testament sin. Amen po ba? Paano nyo nalaman na Old Testament sin? Kasi nung nabuhay na maghuli ang Panginoon sa Kristo, nakita nila Maria Magdalena, yayakapin ng dalawa. Sabi ng Panginoon, huwag muna akong ipuin. Amen po ba? Sapagkat ako yakap sa aking ama, na inyong ama, na aking Diyos, na inyong Diyos. Amen po ba? Pagkatapos, mamaya-maya ang konti, ang pag-akyat niya doon, may kasama na siya. Actually, kagad. Amen po ba? Ngayon, nagpakita siya uli, sinamba na siya. Amen po ba? Araw ng linggo yun, sinamba si Jesus Christ. Ngayon, pag-akyat niya sa langit uli, nakikita na siya physically. Amen po ba? Amen. Nakikita na siya physically. Pag-akyat na sa langit. Habang binabasbasan niya yung kanyang mga disipulo. Sa Lucas 24, 51 hanggang 52. Yan. Yan. Dito yan sa Luke
Malapit na dito po yun sa, ano po? 24? 51? Ha? 51 and 52. Tandaan po natin, 33 po yan. May ni-rupture dyan. At pagkatapos si Jesus Christ, may kasunod ulit. Hey, susulat ko lang. 1, 2, pangatlo na si Jesus Christ. Ayun po ba? At saka yung Old Testament saint, kasama niya yan. Ngayon, mayroon pa, dikit, ang ni-rupture ng Espiritu ng Panginoon, walang iba kundi si Pilipi. Si Pilipi po ba, kinukap ng Spirit? Inilipat siya. Ayun po ba? Trinanslate siya. Oh, trinanslate siya sa gawa. Si Pilipi ay pagkatapos bautisman ng Yuno, ay inalis siya ng Espiritu Santo. Nilipat siya sa ibang lugar. Sumasayan niya natin, chapter 8 ng gawa. Oh, may oras pa man po tayo. Gawa? Chapter 8? Gawa, chapter 8, verse 39. Tapos yung kanina, sinabi dito na second Corinthians chapter 12, verse 2 and 3. Ito talaga mga kapatid, yung ni-rapture hanggang sa third heaven. Diba? Yung kagabi, pinag-usapan natin. Si Pablo, ay meron siyang pinapakilala na may na-rapture sa ikatlong langit. Diba si Apostol Pablo? Sa 2 Corinthians chapter 12, verse 2 and 3, yan po, yung pang-apat. Dikit na panahon yan. Dito po, si Pilipi. Ayan, dikit na panahon yan. Mga 35 AD lang yan. Mga 35 AD. Pagkaalis ng Panginoon Jesus Cristo. Yan, 35 AD, 34 AD to 35 AD, ni-rapture si Pilipi, maging si Apostol Pablo, diyan nakaranas. Nakaranas siya ng rapture. Yan ang panglima. O, pangapat. Sorry mga kapatid. Ayan, pagdikitin niyo po yan. Ngayon, dito naman sa panglima, ano po yung panglima? Yung panglima. Right. Ayun, yung panglimang rapture, walang iba kundi tayo. Amen? Kung magpapatuloy tayo hanggang sa wakas ng buhay natin. Amen po ba? Amen. Kasi ang sabi ng Hebreo, hindi po kinalulugdan ang sino man tumalikod. At ang mawala sa kamay ng Diyos ay kakilakilabo. Amen po ba? May mga pastor at manggagawa na tumatalikod dahil napakaraming pagsubok. Amen po ba? Totoo yan dahil nung ako'y nabunag in 1986, napakaraming pagsubok, mga kapatid, na dinaanan. So, yan po. Panglima, First Thessalonians, eto ilalagay ko na lang po. Right. Huh? Right. Ang verse niyan, alam niyo na po yun. First Thessalonica, chapter 4. Verse 16 hanggang 17. Yan po. Dikit na sa tribulation, ano mga kapatid? Dikit na. So ano naman yung pang-anim? Para malaman natin na yung pang-anim, so yung pang-lima pala, mga kapatid, ang kasama natin dyan ay ang mga apostol. Amen po ba? At dito sa yung mga apostol po rito, ay napakaraming pinangaralan. At ang mga iba dyan ay pinagpapatay. At sila ngayon nagpe-pray. Na ang sabi ng prayer ng mga pinatay, ng mga banal, Panginoon, hanggang kailan kami paghihiganti sa nananahan sa lupa? Ang sabi ng Panginoon, magpahinga pa ng kaunting panahon sapagkat may papatayin pa ng kanilang mga kapatid. Dito sa tribulation nyo. Maraming mga Kristiyano papatayin sa tribulation. Yung pang-anim, bago maubusan na ako ng oras, pumunta na tayo sa pang-anim. Ano po yung pang-anim? Two witnesses. Oh. Mayroon ka pang 10 minutes. Oh. Yung pang-anim,
yung two prophets. Two prophets na lang. Ang verse niya, Revelation, binanggit na ni... Revelation 11 verse 10. Revelation 11, gusto kong basahin at dito naman tayo magtatapos eh. Revelation 11 verse 10. Ang gusto kong book 6, pero 3 muna. Pero pag didiinan ko ang 6, para may makuha ano, hanggang 12. Total, magtatapos na po tayo para nadetalye natin. Amen po ba? So sa isang lataga, maraming paksayan. Tatlo. Medyo ma... So, sino po ang mabilis magbasa po? Six rapture, yung two prophet sa Book of Revelation 11, verse 3, 6 to... Ano po? Okay, magiling po ako na magbabasa. 11.3. At may pagkakaloob ako sa aking dalawang saksi at sila'y nagsisipang mulang isang ipo at dalawang daan at anim na pong araw at naaramdan na magagaspang na kayo. Ang mga ito ay ang dalawang punong olibo at ang dalawang kandulero na nakatayo sa harapan ng Panginoon sa lupa. Kahit at kung nasa yung sino man na siya ay pahamak, kaya po yung lumalabas sa kanyang bitig at lumalabas sa kanyang mga kaaway. Moses yan, ha? Amen po ba? At kung nasain ang sino man na sila yung pahamak, ay kailangan ang mamamatay sa ganitong paraan. 6. Ang mga ito ay may kapangyarihang magsara ng langit upang huwag umulan sa yan, si Elias yan. Amen po ba? At may kapangyarihan sila sa mga tubig na mapaging dugo at mapahirapan ang lupa ng bawat salang sa tuwing kanilang nasain. At pagka natapos sila ang kanilang patotoo, ang hayop na umahon mula sa kalaliman ay babaka sa kanila at magtatagumpayan sila at sila'y papatayin. At kanilang mga bangkay ay nasa lansanga ng malaking bayan na ayon sa Espiritu ay tinawag na Sodoma at Egypto, na doon din naman ipinako sa krus ang Panginoon nila. At ang mga tao mula sa gitna ng mga bayan, at mga angkan at mga bigat, mga bansa, ay nanonood sa kanilang mga bangkay na tatlong araw at kalahati at hindi itutulog ang kanilang mga bangkay ay nabibig. At ang mga nananaan sa ibabaw ng lupa ay mga gagalak tungkol sa kanila at mga tutuwa at sila ay mga pagdadalaan ng mga kaloob sapagkat ang dalawang propetang ito'y nagpahirap sa nanganahan sa ibabaw ng lupa. At pagkatapos ng tatlong araw at kalahati, ang hininga ng buhay mula sa Diyos ay pumasok sa kanila at sila'y nagsitindi at tinatna ng malaking takot ang mga nakakita sa kanila at narinig nila ang isang malakas na pinig na nagsasabi sa kanila, umakyat kayo rito at sila'y umakyat sa langit. Sa isang malabaap, pinagpasdan sila ng kanilang mga kaaway. Oh, yan. Ito po yung two prophet ministry sa tribulation. Alam niyo po ba kung sino ang pag-ministeryan ng dalawang ito? Yung Israel mismo, yung 144,000 pure Jew. Amen po ba? Book of Revelation 7, nandun po yung limitisan ng two prophets na ito. Na like and Moses and Elijah ministry. Amen? Two prophet ministry. So ang kanilang, kasi ang ano natin ngayon, yung ano natin ngayon, kaligtasan natin ngayon, hindi sa atin to, kundi ito sa mga Hudyo. Amen po ba? Sa mga audio ito, wala tayong bahagi nito dahil hintil tayo. Kailan sila pinotol? Dito po sa pinotol. Napunta sa hintil, ang dispensation of grace. 2,000 years yan, mga kapatid. Bago mag-rapture. Eh, 2011 na tayo. Medyo lagpas na. Pero huwag kayong mag-alala. Pag-uusapan natin yun. Bakit naging ganon? So, hindi sakto yung Jew calendar at saka yung Gregorian calendar. Ganun po ba? Magkaiba. Ngayon, ay yung dalawang propeta ay sa pure Jew, pero itong hintil, dapat nasib na tayo. Amen po ba? Yung magtatapos na eh. Ang liwanag po.
Pagkatapos na, paano tinanggihan ng mga Hudyo ang Panginoon Jesus? Dahil sa pangalan at sa kainangkin niya na siya yung chosen people na mga ngaral sa kanila. Amen po ba? Yung Misaya na susundo sa kanila. Eh, hindi na kilala dahil talagang mahirap at hindi ka panipaniwala. At isa pa, mga kapatid, ano ang dahilan? Ang malaking dahilan, yung kapusungan daw, sabi ng mga Hudyo. Dahil dinala niya ang pangalan ng Diyos. Mabigat yun sa Israel. Kung dadalhin mo ang pangalan ng Diyos, ikaw, tao, amen po ba? Dadalhin mo ang pangalan ng Diyos at ang pangalan mismo ng Diyos, pangalan mo, kapusungan yan. Kaya pinatay si Jesus Christ. Amen po ba? Kaya yung pangalan ni Jesus Christ, pangalan ng Ama yan, ay pinamana sa Kanya. Amen po ba? Tanggulan ng sino man mangangandong sa Kanya. Doon tayo maliligtas sa pangalan niya. Praise the Lord. Okay. At hallelujah. At mauubos na. Gusto ko sa tanong. Mukhang hindi pa tayo nag-iinit. Okay, praise the Lord. Palapakan natin pa rin.